Welcome back mga kalinya. For today's video, pag-aaralan natin o gagawa natin ng solusyon ang napansin kong problema nung magtap ako ng 3-phase of life for our induction motor wiring tutorial forward reverse motor control. So napansin ko na medyo may kakaiba na sa aming neutral terminal. So sa video pong ito, pag-aaralan natin kung paano ba ang solusyon na gagawin natin para hindi na maulit ang pagkakaroon ng loose connection for our neutral terminal. So bubuksan ko na po ulit ang aming panel board para makita natin ang actual situation ng ating neutral terminal. So kung mapapansin nyo po, ito po yung ating neutral line, yung blue. Dahil European color standard ang ginamit, brown, black, and gray as line 1, line 2, and line 3. And then ang neutral natin is blue. Kung mapapansin nyo po itong part na to, medyo parang pasunog na siya. So gagawa natin siya ng solution para hindi na tayo umabot sa punto na yun, dahil kapag nasunog ito, malamang masunog ang ating mga loads, dahil from my own analysis, dito magre-return lahat ng mga 3-phase line, then magkakaroon ng high supply ang ating mga loads. So gagawin natin, i-off natin itong circuit breaker dito para safe tayo, pero i-off pa rin natin ng circuit breaker na nasa labas na para sa cut off o cut out ng mismong panel na to. So i-off natin sa labas para mas safe tayo. So ito po yung breaker niya para dun sa room na yon. So i-off na po natin para wala na tayong supply voltage sa ating panel dun. So naka-off na po, and then check natin sa loob. Dahil namatay na po yung ilaw dito, for sure na ito nga po yung na-off natin, pero i-off pa rin natin siya dito para sure ho tayo na baka wag po, may biglang magbukas sa mag-on sa labas, hindi natin ang sasabi. So for our safety, so off pa rin natin dito, and then kukuhanan pa rin natin siya ng voltmeter, although naka-off na siya for our assurance. Kahit sure na tayo na naka-off, huwag po tayong maiinip o masyadong mararamihan sa mga napakaraming proseso. Ito po ay para po sa ating kaligtasan. Although alam natin na wala na siyang voltage, i-tester pa rin natin siya kung talagang wala na ba talagang pumapasok na voltahe dito. So check natin for safety, para sure tayo kahit sure na tayong wala. So ayan, so 0.682 volts, so okay. So line 1 and line 3, so wala, and line 2 and line 3, so okay, sure na talaga tayo na wala. So pwede na natin gawin yung ating neutral line na naglulos. So ito po yung ating neutral line, no? Kung mapapansin nyo po, corroded siya, loose siya, parang pasunog na siya. So gagawa natin, lalagyan natin ng sleeve connector. And then from this sleeve connector, at puputulin na natin mismo yung wire niya, i-insulate natin ng bago. Then lalagyan natin ng sleeve connector. Then from sleeve connector, lalagyan pa rin natin ng isang suporta dito sa terminal niya. Dito, para in case na mag-loose ito, may suporta pa tayo. So gawin po natin. So gagawin natin, putulin na natin yung dating corroded part niya. Then insulate natin ng bago. So okay siya. And then lalagyan natin siya ng sleeve connector. Ngayon, lalagyan natin siya ng isang additional wire parang suporta. In case na mag-loose ito, lalagyan natin ng another wire na naka-connected sa neutral terminal para may suporta siya, alinman sa dalawa mag-loose o magkaroon ng loose connection. So nakasuporta yung isa. So i-crimp natin ito ngayon, itong part na ito. So ayan. So tanggalin natin yung nakagamit na isang strut para mas maganda. So ayan. So gagawin natin, i-crimper natin. So pasensya na, medyo madilim kasi naka-off ang ating line. So i-crimp natin ngayon ito para ito ngayon
medyo sumikip siya dun sa ating neutral terminal. Okay, matigas. So ayan, isa pa, crimp natin ng isa pa para yung dulo. Okay, so ayan, ngayon yan ang ating ilalagay dun sa ating terminal na ito. So tanggalin lang natin yung medyo ibaba niya kasi so ilalagay na natin ang ating neutral terminal dito sa kanyang nut. So ayan, naitik na siya. For sure hindi na siya magkakaroon ng loose connection. So higpitan natin. So pakita natin, dito natin ilagay. So ayan, ihigpitan na natin kasi magkakaroon siya ng loose connection eh. And then, itong isa, ilalagay natin dito bilang suporta sa katabi niya. Para in case na mag-loose ang isa, kahit pa paano meron siya nakasuporta na isa pang neutral line na galing sa ating supply. So, ipitan natin bilang ating suporta. So yan ang isa sa mga solusyon para makaiwas tayo sa loose sa connection. So dahil marami namang available na terminal ang ating neutral, so pwede pa tayong maglagay ng additional para for our safety. So okay na po. So pwede na nating switch on ang ating circuit breaker. So, dahil mahigpit na doon, pwede na nating i-switch on. Pero naka-off pa sa loob ng ating control panel, ng ating panel board, ang ating main. So, tingnan na natin doon ngayon. So, pwede nating i-switch on ng ating main circuit breaker. Naka-off pa ang ating mga sub-circuit breaker. So, dahil sa KSA po, sa Saudi Arabia, baliktad po ang position ng on and off ng ating mga circuit breaker, pati ho sa mga switch. Ang switch na on nila dito is pababa. So, ang switch on ng circuit breaker dito is pakaliwa. So, isa-isa natin isi-switch on. So, umilaw. So, switch on din natin ito. Switch on natin ito. Ito. So, ito wag na muna kasi spotlight to sa labas. Araw naman ngayon. So, switch on natin. And then, ito. So, umilaw doon. Ayan. Okay. So, ito yung AC. Switch on natin. Then, switch on natin. So, check natin kung magkakaroon ba ng spark or loose. So, okay na siya. So, pwede na natin isara ang ating control panel. But, isi-switch off po ulit natin ang ating main. So, sa mga gantong trabaho po, huwag po tayong laging matapang pagdating sa electrical, sa kuryente. So, para safe po, i-off pa rin ho ulit natin ang ating main circuit breaker. So, para iwas tayo sa aksidente. Although alam natin na safe, pero iba pa rin po yung tayo ay nagsisigurado. So, switch off po ulit natin and then sara na po natin yung ating panel board. Then, tapos na yung ating trabaho. So, switch off ko lang po ulit mga kalinya. Ito po ang isa sa ating naging ating solution. So, bago natin saran yung panel, so, nilagyan natin ng sleeve connector ang ating neutral line. And then, nag-provide tayo ng another neutral line. In case na mag-loose ito, meron pa tayong isang suporta. Although, hindi siya ka-size ng wire kasi wala akong makita ang size of wire. Medyo maliit lang naman ang difference ng sukat ng dalawang wire nito. So, at least meron na tayong isang neutral support
in case na mag-lose ito, so meron tayong nakasuporta. So yan ang isa sa mga solution sa mga gantong klase ng ating panel board na line to neutral system plus ground. So sasarang ko na po ang ating panel board. So ayan mga kalinya, na saran ko na po yung ating panel board. So switch on na natin ang ating main breaker, same procedure sa isa. So okay na po ang ating ginawang pagre-repair ng ating loose or corroded neutral line. So napakahalaga po ng ating ginawa, kasi kung hindi po natin hihigpitan or gagawa ng solusyon, pwede hong masunog ang lahat ng ating mga loads. So for safety, agapan na natin ang mga problema na ating nakikita. So sana po nakatulong po sa inyo ang maiksi at ang maiksing video nito. So maraming salamat po sa inyong panonood mga kalinya, and God bless po sa inyong lahat. See you on the next video.